Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga Cancer. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Cancer. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles nito depende sa nangyayari sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko yung subscription ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng likes, comment, share, sa lahat ng yan. And by the way, no, this is general love reading, so pwede kang hindi makaresonate ito sa mga sasabihin ko. Basta mag-like ka lang, mag-comment, and maybe next time makuha na natin yung energy mo, no? And sa mga iba, no, kung hindi ka makaka-relate, mas maganda kung i-check mo rin ang iyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign dahil maaaring sa ibang zodiac ka makaka-resonate kung ano yung iyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, start na natin ang reading mo, Cancer. I-shuffle ko lang itong cards. Okay, so you do have your Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Ka-clarify natin yan. Okay, clarified by the Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Yung iba sa inyo possible na may another person na ka-connect. Itong person mo or ikaw. Basta another person na involved dito sa situation ninyo na nagka-cause para sa'yo, para ikaw ay malungkot, masaktan, at feeling mo wala kang magawa dito. Okay? You feel so down ngayon, sobrang nalulungkot, nahihirapan, nasasaktan, dahil maaaring wala kang magawa eh. Full of toxicity yung iba sa inyo, hindi maganda yung tulog mo, hindi naging maganda yung physically din eh. Yung iba napapagod, nape-pressure, whatever itong nararanasan mo. Kaya ka alam mo, apektado yung emosyon mo sa kung ano yung kalagayan mo. So, stay healthy, guys. Uminom ko ng maraming tubig and mas maganda kung kung magpapahinga ka ng pahinga. Alam mo yon. Kasi naaapektuhan yung emosyon mo sa kung ano yung nararamdaman ng katawan mo. So, yeah. So, for your person, we do have here the Fool, Major Arcana, and clarified by the Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. By the way, may nakuha kong kumakain ng salad. If this is you, this could be your reading. Yan. So, sa nakukuha natin dito sa person mo, I don't know, I feel like nagpapakita siya ngayon as a person na parang wala mo nang pakialam. Alam mo yon? Pwedeng wala mo na akong pakialam kung ano yung mga nasa bago sa akin ngayon na dito yung focus ko. Yung iba, new job, may kinalaman sa money eh. Okay? So, itong person mo ay maaaring, kaya ka nalulungkot dahil maaaring hindi siya nagpaparamdam, hindi kayo okay pagdating sa connection ninyo dalawa. And it is because nandun siya sa mga bagong beginning na nangyayari sa kanya. Okay? Like yun nga, pwedeng may kinalaman sa trabaho.
Okay, so bottom of the deck, we do have your Seven of Swords. Yeah, pwedeng nararamdaman mo na lumalayo itong person na ito. And it is because nahihiya siya eh. Pwedeng yung sitwasyon niya, financially, hindi okay kumpara sa'yo. So, possible na medyo mahihiya siya. Pero anyway, hindi naman para sa lahat yun. Kunin natin kung ano yung nasa isipan at sa thoughts ng person mo. We do have the World, the Hierophant. Kukuha pa ako ng isa. Puro major arcana lumalabas sa side ng person mo, ha? Four of Cups is here, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Your person is getting bored. Naboboring siya ngayon. Naboboryo. Kaya maaaring nagpo-focus siya doon sa mga bagong nasa harapan niya. Possible na naghahanap ng trabaho, whatever. Kasi sa totoo lang, hindi naman sa sinasarado niya ang sarili niya sa'yo completely. Pero gusto niya maging the Hierophant. Someone na kayang pagsabay-sabayin ang lahat. Yung alam mo yon, yung tipong hindi kasi pwedeng solid tayo sa ganito pero ang dami kong utang, 'di ba? Yung kailangan balance. Hindi pwedeng okay ang love life ko, kailangan i-consider ko rin yung mga bagay sa paligid ko. Hindi tayo puro pwedeng puro love life, kailangan ko rin kasi ng pera. Kailangan ko rin kasi maging responsableng tao. Meron din kasi ako mga responsibilidad and this is your person. Nandun yung focus niya sa mga bagay na pwedeng makakapag-grow ng finances niya. Or doon sa mga responsibilidad niya. So, alamin natin sa side mo, anong focus mo. We do have your the King of Wands. Ito yung nasa thoughts mo. You're a very honest kind of person. Yung alam mo yon pag may friend ka or may kakilala ka na, anong palagay mo sa ganito, ganyan? You would definitely be this kind of person. Nasasabihin mo yung totoo. Whether makasakit ka, whether ano man yung lumabas sa bibig mo, na basta nagiging totoo ka, hindi mo sa taon to sa mga tao sa paligid mo. Which is a good sign dahil hindi, wala ka nilolokong tao. Alam mo yan, alam mo sa sarili mo na ako basta totoo ako, masaktan ka or hindi, basta ako totoo ako. Ako yung tipo ng tao na pwede mo pagkatiwalaan dahil sasabihin ko sa'yo yung totoo. And this is you. This is you. Why? Kasi we do have your Page of Wands, so possible na may mga messages kang ma-receive ngayon, yeah, or possible na na-receive mo na para dun sa iba, which is, sasabihin mo yung totoo sa kanila, walang halong keme, kesyo, magalit na sila with the Five of Wands, Aries, Leo, Sag, could be a family member, na kesyo, magalit na sila, basta sasabihin ko sa iyo yung totoo. Ito ako, ganyan. So, ito lumabas lang to. Maaring yung thoughts mo ay may kinalaman sa communication with other people. Kasi kung wala kayong communication at medyo mahirap ang communication sa inyong dalawa, fino-focus mo na lang din sa iba. Okay? So, alamin natin kung ano yung emotions ng person mo. We do have your Queen of Pentacles. We do have your the Hermit, Virgo Energy. And Queen of Wands, Aries, Leo, Sag. This could be a soulmate twin flame connection. Gusto niya maging this kind of person na kayang pantayan ka, kayang mag-present sa'yo ng something. Yung maaaring matindi ang paniniwala niya na may mga kailangan pa siyang hanapin sa sarili niya in order for him or her or... By the way, kahit anong sign, ay kahit anong gender, wala tayong, kahit LGBTQIA+, ay okay lang. But anyway, itong person na ito is like, I'm being mature right now. Yun nga, sabi ko sa'yo, hindi tayo pwedeng puro love life, kailangan din natin ng panglaman tiyan. And with the Hermit, maaaring yung emotion sa'yo na itong person, it is very solid, kaya lang, kailangan ko munang ibalik yung mga bagay na nawala sa akin. Some kind of possession, yung iba pwedeng job, money related. So, yeah, nasa pera ang focus ng person mo sa ngayon. Dahil gusto niya pag humarap siya sa iyo,
meron siyang maipipresent or maibibigay sa iyo. Alam mo yon? So, yeah, bottom of the deck, we do have your two of pentacles. So, inaayos niya or binabalance niya ang sarili niya sa ngayon. Okay? Tinatry niyang i-organize. So, ano naman yung emotions mo towards your person? You do have here the Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Seven of Swords. Mahal mo itong taong to pero may paglayo kang ginagawa. Dumidistansya. Again, pwede magkapalit-palit ang roles ha. Pwedeng ikaw ito or yung person mo. Yeah, may pagdistansya kang ginagawa dito. Mahal mo siya pero maaaring gusto mo rin ng kalayaan. Or gusto mong, we do have here the Tower, so you're really ending things with your person. Okay, or you're really ending... possible na iniisip mong i-end yung emotion mo towards your person sa ngayon dahil nakikita mo na walang progress or wala naman din siyang pinapakita sa'yo. Okay? So, importante ka dito sa taong to. Kaya lang gusto niya mapantayan niya muna yung level mo or kung ano yung, sabi ko nga gusto niya may maipresent muna siya sa'yo. So, ano yung, by the way, nakaamoy ako ng, hindi ako sure kung longganisa or tocino. Oh, if this is you, this could be your reading. Na may niluluto or kumakain ng ganon ngayon. So, ano yung near future action? We do have your Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. King of Pentacles is here. Wow. You might be dealing with a twin flame. Dalawang partner cards ang lumabas dito, which is the King of Wands and Queen of Wands, King and Queen of Pentacles. So we do have here the Star, Aquarius energy, Temperance is here. Okay, in the near future, nakikita ko na this is the person you want. Gusto mo tong taong to. So, possible in the near future ang paghihintay. Ini-end mo ngayon, pero in the near future nakikita ko na hindi mo completely may end ang sarili mo dito sa person na ito. And there are plans sa person mo. Nagiging sneaky siya eh. Hindi siya nagiging totoo in the near future. Possible na pumasok ulit siya sa buhay niya. Ay, buhay mo. Nandun ulit yung pagkikare or relationship na possible na gusto niya ulit mangyari. Kaya lang... hindi niya pa completely masasabi. Kasi Knight of Pentacles is here and this is your person. Maaaring meron siyang mga kailangan i-end dito or tapusin dito. And with the Knight of Pentacles, napakabagal nitong person mo. Okay? Pero yung pagmamahal nandun pa rin with the Two of Cups. Gusto niyang i-present sa'yo with the Queen of Cups pero hindi niya alam kung paano, especially with the Five of Pentacles, kailangan mo na ng malaking pagbabago. So that's it for now guys. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot Madam PTV Virgo Philippines and Dapit Hapon TV. I love you all and bye-bye.